habang nagpe-pray ka, nangyayari, paano nangyayari yung rejoicing? Eh, may problema ka nga while you are praying. Nangyayari yung rejoicing because of the confidence, and you will be able to laugh over, or you are able to say, praise the Lord, kasi meron pa rin akong pagsubok at mga utang na nabayaran ng Panginoon, yung mga utang na inaayos ng Panginoon, yung recovery na ginagawa ng Lord dito sa COVID-19, yung pinapataas na Lord na immune system mo, just imagine anyone is a potential carrier of a virus, pero until now, wala ka pa rin. So that is how, and like now, we are able to rejoice in the hope na Panginoon, one day, siguro hindi nga mawala ang COVID-19, but we will be able to still praise you, and we will be able to still exalt your name and high kahit na may COVID-19. And just like now, nagagawan pa rin naman ng Panginoon ng favor at paraan kung paano tayo mag-gather, and kung paano ba tayo magpapalakasan sa espiritual na bagay. Do we agree? And that is something na hindi nakukuha ng kaaway sa atin. The confidence in the hope and the overflowing joy and peace na meron sa Panginoon. Next. First, you trust the Lord, then concluded that you or as an individual will have the overflow confidence through the Holy Spirit. So you need to trust. Pangalawa, be patient in trouble. Ito yung patient, it is the game na palagi akong talo. At padalas, karamihan ay talo sa paghihintay. Yung hindi ka ba makaintay? Kasi meron ka rin kasing sariling oras eh. You have your own timing. Na parang, oh, ang simula natin dapat 5:15. Anong oras tayo nagsimula? Oh Lord, kailangan ko kasi yung pambayad ng tuition fee ng anak ko before June. Pero wala pa. Ah, Lord, magpapasko na. December 23, nasa kapa lang ako sumweldo. Pero di ba dapat sa yung sarili, before pa lang yung December 20, may prepared ka na for December 25, o November pa lang, nakapag-prepare ka na para sa anak mo sa mga meron, I mean, present for the Christmas. May mga ganun tayo eh. Or kaya, Lord, tumatakbo na yung prayer ko ng isang taon, tumatakbo na yung prayer ko ng 2 months, walang session. Doon nakikita yung patience mo in trouble. Kasi madalas yung trouble, nag-a-appear lang siya during the time na hindi mo nakikita yung resulta o yung aftermath na hinihingi mo o yung prayer mo during the time na, na parang ina-expect mo siyang mangyari. Kasi nga may confident ka eh. Una, may confidence ka na, Lord, when I pray, sasagutin mo. Pero we don't tend to remember na ang Lord ay may sariling timing. Kaya pag hindi nasagot ng Lord right then and there, may frustration. And there happens the trouble. So parang, ayun na nga, nag-pray ka, gagawa ka ng sarili mong paraan, nagkakaroon ng trouble. What else? We plead with God because we know we are in trouble. Tama po ba? Nag-pray po ba tayo? Naranasan po ba natin na, say for example, Tatay Dom, magluluto ka doon sa shop nyo o doon sa restaurant nyo. Tapos, parang normal na rin ang niluto mo, araw-araw mo nang niluluto. Naranasan mo ba, Lord, turuan mo kung ipag-pray yung pagkain na yun? Lord, turuan mo ako na iluto to? Ganun pa rin po ba yung prayer natin? Amen. So, say for example, sa trabaho natin, Lord, or sa habang naghahanap tayo ng work, we tend to pray na, Lord, touch the heart of the interviewer because we know that we are unsure of it. Amen? Palaging ganon ang reason natin kung bakit tayo nagpe-pray. I think there is a minimal chance of you praying, say for example, na mag-exercise ka. Ang activity mo is mag-exercise ka, tapos mapipray ka na, Lord, allow me na mag-jogging ngayong araw. Kahit na, what my point is, yung bang obvious na mangyayari na. Diba? There is a minimal chance of you praying for something na possibly na talagang mangyari, na at hand mo na. Kaya may mga bagay tayo na natitake for granted as an individual. Kasi yung mga basic na dapat nating ipagdasal, nalilimutan na rin natin minsan. Na parang madalas ang prayer na lang natin yung mabibigat nating problema. Madalas ang mga prayer na lang natin yung mga miracle na hinihingi natin o yung parang mga